Good day and good morning mga paps. So ngayon ay linggo, no? At day off natin. Kaya check ko yung ano, i-check ko yung distributor ng sasakyan. Yung Toyota Corolla natin kasi last time na nagbiyahe kami from Bulinaw to Alaminos. Kuminto kami sa Alaminos eh. And then syempre ipapatay natin yung makina. Then pagbalik namin, ayaw na niyang umandar. Hindi ko rin alam kung bakit, no? So first time 'yun nangyari. Hindi naman siya nag-overheat kasi yung temperature niya hanggang kalahati lang eh. And then chinik ko yung kuryente, wala, as in wala siyang kuryente sa spark plug. Aww. So ang suspect ko doon is yung distributor. Siyempre walang kuryente eh, sa distributor lang naman yon. Check ko yung supply ng gasolina, good naman, meron, may supply ng gasolina. So dalawang bagay lang kasi yun eh, kapag hindi umandar ang isang makina, either walang kuryente or kapag gasolina ah, or walang supply ng fuel. Yan. So tingin ko nasa distributor yon or yung tinatawag nating ignition coil, no? Yung ignition coil kasi nagpabili ako ng ice eh kay Mrs. Tapos pinatong ko dun sa may distributor. And then after ilang minutes lang, siguro napalamig niya. Yun, umandar. Umandar siya. Pero ngayon, i-confirm natin at i-check natin para mapalitan natin ng bagong ignition coil kasi meron naman tayong reservang distributor. Okay, so tingnan natin, tara, samahan niyo ako. Natin yung parking natin nandun sa harap eh. Wala nga lang proper parking yung ano natin. Sasakyan kasi wala siyang cover, no? Magto 2 years na siyang naka-expose sa sunlight kaya faded na yung kanyang paint. Faded na, hindi pa natin napaparetouch. Wala pang budget. Iba pa yung priority natin ngayon. So ayan, nandito na tayo. Pakita ko lang sa inyo yung Toyota Corolla natin. So ayan mga paps, yan yung nabili natin almost 2 years ago. So Toyota Corolla, small body. Ayan, model 1991 yata to. Pero acquired to 2001 yata, na-acquire nung unang may-ari. Parang third owner na tayo na ito eh. Kasi yung pinabilan natin, second owner na rin. Pero ang maganda dun sa didob sale, parang tayo yung pangalawang may-ari lang. So check natin, nandito yung distributor ko sa likod, yung reserba. Ayan, medyo magulo lang dito. Ayan. So ito yung reserba natin na distributor. Patong lang natin dito. Tayong table doon. No? Okay, so may mga kasama din siyang high tension wire. Ayan. Gumagana pa naman to. Nabili ko din to online. So halos lahat ng parts ko na mahirap hanapin, sa online ko binibili. Kasi mas mura dun eh. Tsaka okay naman. Original to, ano? Ito yung original na ayan mga paps, no? So yan yung makina natin. Ito yung tinatawag nilang 2E engine na stock lang na makina ng ating small body. Kasi maraming mga makina na plug and play lang dito eh, na mga Toyota engines.
4AFE, 4AGE, mga ganun, no? So, yung iba kasi, nagpapalit sila ng makina. Pero tayo, wala pa tayong pampalit. Tsaka, kontento naman ako sa performance ng 2E, eh. Bukod sa matipid, meron din namang power. So, ayan, punta natin yung distributor natin, no? So, ito yung reserva na distributor. Ito yung tinanggal ko nung una, nakasalpak na to dati. Yun nga lang, na-find out ko na hindi gumagana itong vacuum advancer niya. Ito, hindi gumagana. Siguro yung diaphragm niya sa gitna, punit na. Kaya kapag nagre-revolution tayo, imbis na mag-advance yung timing niya, kasi mechanical pa yung ano nito, eh, advancer, hindi na nag-advance. Kaya mas pinili ko to. Nabili ko din to online. Nabili ko to dahil ang una kong bibilin talaga dapat is yung radiator, kasi itong radiator natin papalitan na to, eh. Ayan. Konting tagas na rin siya. Yun nga lang, ang problema, mas mahal yung shipping. Mahal yung shipping kasi yung pinagbilang ko nito taga Cavite pa. Ayan, kaya naghanap na lang kami ng ibang item. Kumbaga, so namili na lang ako, ito na lang napili ko. Itong distributor na yan. So, ang original kasi na distributor nitong sasakyan natin is yung di contact point pa. Contact point na ignition system. So, hindi pa siya integrated or yung tinatawag nating electronic na ignition. Pinalitan ko yun, mga paps, kasi ang bilis mapudpud nung ano niya, eh, nung contact point. Sobrang bilis at saka mahirap siya i-timing. Magalaw yung timing niya dito. Dito, pag ginagamitan natin ng timing light, sobrang magalaw, mahirap siyang i-timing. Pero nung ito yung nilagay natin, okay naman. Tahimik yung timing niya. At the same time, wala na akong worry na kapag long drive, alam mo yun, bigla na lang hindi aandar dahil dun sa contact point. Yun nga lang, nangyari din sa atin na hindi siya umandar dahil din siguro dito sa ignition coil. So, ito pala yung kanyang ignition coil. Yan. Ito. So, kung sakali, papalit natin tong ignition coil nitong isa. Yan. Ang original yata nito is, ano, eh, medyo pricey. Eh, hindi ko sure kung magkano, oh, no. Pero tingin ko medyo malapit sa 10,000 kung i-order natin yung bago nito. Maraming mga aftermarket naman to, eh. Nasa 1 plus yung iba, depende na lang sa brand to. So may part number din siya dito. Ayan, kung makikita ninyo yung part number. Ayan, so 90919 02164. Hindi ko sure kung pares din sila dito. Oh, mukhang pares lang naman yata, 90919 02164. Pero iba yung print nitong isa, eh. Iba. Naka-emboss siya. Parang naka-emboss. Tapos itong isa naman, parang dinikit lang. Sticker lang. Yan. Parang sticker lang siya. Sticker lang. So, bakit ito yung suspect ko? Ito yung suspect ko kasi may mga nababasa akong mga articles regarding ignition coil. Na kapag faulty na siya, yun nga, bigla na lang mamamatay. Yun na siguro yung medyo worst case scenario na pag tumatakbo ka tapos biglang mamamatay kapag uminit na tong makina. Kasi hindi natin maiwasang uminit yan dahil itong distributor body natin naka-attach dito sa mismong makina. Siyempre ma-absorb nito yung init. Ayan. And then isa pa, kung hindi ito kasi yung may problema, yung tinatawag nating ano, eh, yung kanyang, yung parang CDI niya. Ayan, so yung sa ignition coil natin, kung hindi man ito yung problema, baka yung katabi niya, no? Sure naman ako na hindi yung pulser o yung pickup coil na tinatawag. Ayan, mga paps. Kaya papakita ko sa inyo ngayon kung gaano siya kabilis or kadaling pandarin kapag malamig pa yung makina natin, no? Kapag malamig pa, halos one click lang, eh.
Pero nga lang, pag yun nga, pag uminit na, ang hirap niyang pandarin dahil wala nang supply. Walang output na kuryente dito sa spark plug. Kasi last time, chinek ko yung mga spark plug eh. Ito. As in, wala siyang kuryente. Walang lumalabas na kuryente dyan. Ayan. So, tingnan natin. Then, subukan natin painitin. And then, try kong ipakita lang sa inyo kung talagang hindi siya umandara kapag medyo uminit na. Pero yung nga lang, medyo malayo na takbo namin noon eh, from Bulinaw to Alaminos. Pero tingnan natin, subukan lang natin. I-start natin yung makina. Alos mag-isang linggo na rin yatang ano to. Hindi napapaandar. Ayan, 6 days na pala. Ayan, so 118 kilometers na tayo. Ayan, umandar yung fan ko dahil last time pinatay ko siya na ano eh, umaandar yan. Pero hindi nakadirekta yung ano natin, yung fan. Hindi siya nakadirekta. Ano lang yan, yung relay parang nag-stack up na eh. Parang kailangan ko na rin palitan. Sige, start natin. Ayan. Ayan, mag-start. Ayan, nag-start. So, tingnan nyo naman, 2 clicks. Umandar na yung makina natin, no? Ayan. So, antayin lang natin na ano, medyo uminit siya. Maabot niya tong kalahati. Kasi last time, hindi naman to nag-overheat eh. Hanggang kalahati lang din. So, yan yung temperature gauge natin. Ayan. So, habang pinapainit siguro natin to, try nating baklasin yung ano, yung distributor doon. Para may ready na natin yung ignition coil. Kasi mahirap magbiyahe kapag ano eh, may kailangan kang hintuan tapos medyo tatagal ka eh, dapat patayin mo yung makina. Pero pag hindi mo naman pinatay to, okay naman siya eh, dire-diretso naman yung andar niya. Yun nga lang, pag pinatay mo na yun, mahirap mo nang pandarin. Kailangan mo pang palamigin para umandar siya ulit, or kailangan mong maglagay ng ice dun sa ibabaw ng distributor. Ayan, antay-antayin lang natin. So yan, umaandar yung kanyang fan. Pero hindi naman nakadirekta. Dati kasi nakadirekta to eh. Ito. Kapag tinanggal mo to, yan. Ito yun eh. Saka siya andar. Pero ngayon hindi siya nakatanggal, pero umaandar yung fan. Yan. Kaya dito ko na lang, dadayain ko na lang dito sa may fuse o relay. So ito yung relay. Ito yung relay ng fan natin. Ayan. Fan. Fan number 1. Ito yun. Ito yung relay niya. Tapos ito naman yung fuse. Kaya tatanggalin ko muna to. Itong fuse. Ayan. So mapapansin ninyo, namatay yung fan. Babalik ko naman to mamaya. Kasi kung ibabalik ko agad, aandar ulit yan eh. Yun. Ayan siya. Tingin ko ang may problema dito, ito eh. Itong relay. Parang nag-i-stack up siya sa loob. Saka di ko sure kung ito pa yung original niya. Kasi wala namang tatak na Toyota. Kasi usually yung mga relay natin na ano, may tatak na Toyota yan eh. Yan. Pag binalik mo yan, andar. Pero ano naman to, mamamatay din yan maya maya. Pero hindi pa dapat yan umaandar eh, kasi malamig pa yung makina. Yan, tanggalin muna natin. Tapos habang umaandar yan, kalasin natin tong ano, tong ignition coil dito sa distributor. Yan. So tatlo lang naman yan eh. 1, 2, 3. Tatlong screws lang yan para matanggal yung cap. Yan yung distributor cap natin. Tapos after matanggal to, may apat yata na tornilyo yung ano, screw. So,
Yan, so una nating tatanggalin itong kanyang tanggalin to. Yan. Yung rotor tawag dito. Tapos meron siyang cup cover. Ano, ay IAA Denso original. Ano yung nakalagay na don't remove. Pero tatanggalin natin syempre dahil siservisan natin siya. Tapos ito na yung ating ignition coil. Ito yung ignition coil natin. May apat na tornillo dyan. So makita natin hindi na siya bago. Yan, tsaka may mga konting crack na siya. Pero habang hindi pa tayo nakaka-order nung bago o yung original, ito muna yung gamitin natin. Tapos meron din dalawang screw dito. Yan, so kita nyo naman, lumang-luma na. Yan. Tsaka ito yung ano pala, igniter. Igniter assembly. Ito, igniter. Original pa, Toyota. Then ito yung pick-up coil. Pick-up coil. Ayan. Ito yung apat na ano niya. Representative nung makina natin. Ayan. So pag umikot dyan, pag tumapat siya dyan nagkakaroon ng kuryente doon sa cylinder. Ayan. Sayang hindi ko napakita to last time kasi in-overhaul ko din to eh. In-overhaul ko to kasi hindi ko magana yung kanyang mechanical advancer. Ito. Ayan. So, denso, no? Meron gasket to dito sa gitna. Ito. Tanggalin natin. Pwede pa, no? Medyo bago-bago pa. Ayan. So sa kalumaan na din siguro, hindi mo na ma-distinguish yung positive dito. Meron siyang positive dito, meron siyang negative. Ayan, ito mapapansin nyo to. May positive dito eh, tsaka negative. So ito yung supply ng positive tsaka negative. Ito yung primary winding o primary coil na tinatawag natin. Ayan. Kasi yung ignition coil natin may dalawang coil yan eh. Primary coil tsaka yung secondary coil. Ito. Kasi ito yung pampalakas ng kuryente. Kumbaga, ito yung step-up transformer. Kung familiar kayo dyan sa mga transformer ng kuryente natin, parang ganun din yung trabaho nito. Palakasin yung voltahe para ma-supply niya dun sa spark plug. So, ito yung output ng secondary winding. So, ito na yung high voltage. Dito nanggagaling yung high voltage na nagagaling naman dito sa primary winding. Primary winding natin. Ito yung low voltage lang to, 12 volts lang yung supply dito. Nagagaling doon sa igniter assembly. Dito sa igniter assembly nanggagaling dito. Yan. Ito yung positive tsaka yung negative. Yan. So pati yung pulser konektado din dito sa positive. Yan. Positive yung pulser tsaka yung igniter natin. So, ayan.
Ayan, habang pinapainit natin yung makina, papakita ko lang sa inyo yung basic components ng ating distributor. So, from left side, ito yung kanyang gasket, ano? Yung gasket para hindi mapasukan ng dumi o tubig yung ating distributor. Then, pangalawa, ito yung tinatawag nating rotor. Ito yung umiikot para magbigay ng kuryente doon sa ating spark plugs o doon sa high tension wire, no? Doon sa may cup. Ito yung distributor cup natin. So, umiikot ito. Ayan. Umiikot yan. Naka-spline ito dito sa distributor shaft natin. And then, ito yung cover. Dust cover. And then, ito yung distributor cup. Ayan. So, may apat na wire. Apat na wire dyan sa loob. Pupuntang high tension wire. So, ito, umiikot yan dyan. Umiikot dyan. Counterclockwise. Ikot niya. So, ito yung original na cup pala. Akala ko ito yung luma. So, nakalagay dyan, no? Made in Japan. Ito pala yung luma. Hindi ko pala pinagpalit. Mukhang bago lang siya. Yan. Then, syempre, ito yung distributor body kung saan naka-touch lahat. Then, ito yung kanyang vacuum advancer. Ito yung pulser. And then, ito yung igniter assembly. So, ito naman yung reloctor o yung apat na ano natin dyan. Notch. Yan. So, may mga advancing mechanism siya. Advancer mechanism sa ilalim. Ayan, mga spring. Mga flyweights. Mga flyweights sa loob. Ayan. Ayan, ito yung kanyang timing. Ayan, pag-timing dyan. Ito yung attachment niya sa body. Then, meron din siyang capacitor o condenser. Then, syempre, itong ignition coil. Ite-test natin to. Sana mahanap ko yung tester ko ngayon. Pero, okay pa to eh. Yan. Yan lang natin na uminit. No? Kaya tinanggal ko yung fan eh. Ay, yung relay. Kasi matagal uminit kapag nandito yun. Ito pa naman. Tingnan natin yung temperature kung ano na. Yan. Medyo malapit na siya sa kalahati. Maya-maya konti, maabot na niya yung kalahati dyan. At patayin natin, pag naabot niya yon, tapos subukan natin i-start. Okay? Ayan. Binalik ko na pala yung relay, mga paps. Binalik ko na yung relay dyan. Tapos, secure ko yung connection dito. Ayan. Ayan, hindi na umaandar yung fan. Itakip lang natin tong hood para mas mabilis siyang uminit. Okay, takip natin. Ayan. Aandar na ng kusa yung fan natin mamaya. Kapag na-reach niya yung optimum temperature. Yung normal engine temperature natin pag ano, running condition. Ayan, medyo malapit na rin. Antayin-antayin lang natin mga ilang minutes.